Mga idol, atin pong pag-uusapan ang top 10 Filipino boxers of all time. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel. Handa ka na ba? Tara, umpisahan na natin. Ayun nga po, sa isang sikat na boxing website, narito ang mga top 10 Filipino boxers of all time. Narito ang mga sumusunod. Sa pang-sampu ay si Small Montana, na ang real name is Benjamin Jamitugan. Tubong Bacolod, Negros Occidental, na may height na 5'4", isang southpaw at lumalaban sa flyweight division, na may kabuuang record na 83 wins, 24 na losses, 10 draws at 18 wins by knockout. Sa pang-siyam ay si Dodie Boy Peñalosa, tubong San Carlos, Negros Occidental, isang southpaw, na may height na 5'5", na dating lumalaban sa light flyweight, flyweight at super flyweight division, at dating kampiyon sa IBF light flyweight at flyweight champion belt. At ang palayaw niya ay Dodie Boy, na panganay na kapatid ni Jerry Peñalosa, at may kabuuang record na 31 wins, 7 losses, 3 draws, isang contest at 13 wins by knockout. Sa pangwalo naman ay si Luisito Espinosa, na may palayaw na Lindol, tubong Tondo, Maynila, isang orthodox fighter, na may height na 5'7". Dating kampiyon sa dalawang division, kampiyon sa WBA bantamweight belt noong 1989, at kampiyon sa WBC featherweight belt noong 1995 at 1999, at may kabuuang record na 47 wins, 13 losses, at 26 wins by knockout. Sa pangpito naman ay si Pancho Villa, ang unang Pinoy boxers na nanalo ng champion belt, kung saan siya ang unang Asyano na nanalo ng World Flyweight Champion Belt noong 1923, tubong Negros Occidental. At may kabuuang record na 89 wins, 8 losses, 4 draws at 22 wins by knockout. At sa pang-anim ay si Seferino Garcia, tubong Naval, Biliran, isang orthodox fighter at may height na 5'7". Siya ang may hawak na record na Pinoy na pinakamahaba ang pagkapanalo, at siya din ang kauna-unahang Pinoy na nagkampiyon sa middleweight division, at may record na 76 wins, 30 losses, 14 draws at 76 wins by knockout. Sa panglima ay si Jerry Peñalosa, isang southpaw, na may height na 5'4". Dati siyang kampiyon sa dalawang division, at hawak niya dati ay WBC at lineal super flyweight champion belt noong 1997, at WBO bantamweight champion belt noong 2007, at may kabuuang record na 55 wins, 8 losses, 2 draws at 37 wins by knockout. Sa pang-apat ay si Donnie Ahas Nitz, tubong Murcia, Negros Occidental, dating kampiyon sa apat na division. Dati niyang hawak ang WBO mini flyweight noong 2007, WBO at Ring Magazine junior flyweight belt noong 2011, IBF flyweight belt noong 2017, at WBO junior bantamweight title belt noong 2018, at may record na 43 wins, 1 losses, 6 draws at 23 wins by knockout. Sa pangatlo ay si Gabriel Flash Elorde, tubong Bugo, Cebu, isang southpaw at may 5'5 na height. Siya ang dating sikat na Pinoy boxer noon, bago pa dumating si Manny Pacquiao. Dati siyang lineal super featherweight champion noong 1960, napanalunan niya ang inaugural WBC at WBA super featherweight titles noong 1963, at may kabuuang record na 89 wins, 27 losses, 2 draws at 33 wins by knockout. Sa pangalawa sa ating listahan ay si Nonito The Flash Donaire, tubong Pinoy na lumaki sa United States, isang orthodox fighter at may 5'6 na height. Dating kampiyon sa apat na weight classes na mula flyweight to featherweight belt. Siya din ang pinakamatandang boksingero na nagkampiyon sa bantamweight division, at may kasalukuyang record na 42 wins, 6 na losses and 28 wins by knockout. At ang nangunguna ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, ang tanging boksingero sa kasaysayan na nanalo ng 12 major world titles across 8 weight classes. Siya isa sa greatest professional boxers of all time, na kagaya nila Muhammad Ali at Mike Tyson, na may palayaw na Pacman o pambansang kamao, na may kasalukuyang record na 62 wins, 8 losses, 2 draws at 39 wins by knockout. Hanggang dito na lang, mga idol.